Pahingi ako ng medida. Pastor, kung gusto mong may sahod. Yung medida para kita nila. Wait lang mga regals ha. So, talaga napakaganda itong naisip ng aking director para gawin itong ganitong vlog. Kamusta mga ka-decals? Welcome back sa ating YouTube channel. Sa akin pala. So, ngayong gabi, ang Q&A ang ating gagawin. So, ito yung mga tanong mga ka-decals dun sa comment box ng ating YouTube channel. So, sasagutin ko lang siya isa-isa para dun sa mga hindi nakabasa o nakaano ng sagot natin dun sa mga question ng ating mga kadikal. So, ngayon, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo munang kalimutan, pinutin ang subscribe button at notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. So, let's start mga kadikals. Let's go! Ang tanong mula kay ating kadikals Takbong Indo shoutout nga pala kay Takbong Indorista Motovlog. Sir, shoutout po sa iyo. So, napakahalaga ng tanong ni sir. Ito yung vlog ko tungkol sa Gamma 200 Rusi na mags. So ang tanong niya is, sir, paano po diskarte kapag printable? So sa totoo lang mga kadikals, never pa ako nagkabit sa mags ng printable kasi nga ang inaano ko talaga sa customer is yung quality, yung tibay na hindi ka babalikan. So pasensya na po, hindi pa po ako gumagamit ng printable sa mags. Puro 3M lang po ang ginagamit natin, nasa likod natin. Sana naman 3M, deke naman. So yun lang mga kadikals, so hindi ako gumagamit ng printable. So yun lang ang aking masabi. So dun tayo sa quality, kay train tayo, bikin naman. So, ako na, next. Ang ating isunod ay, shout out kay Sir Kadikals Jimboy Abergas. Sir, shout out sa'yo. So, ang tanong ni Sir, gusto kong matuto sa pagdecals, master new subscriber mo, baka pwede sumali sa GC mo. Pa-shout out na din, next video. So, shout out sa'yo, Sir Jimboy Abergas. So, hindi ko sure, sir, i-ano ko yung link ng ating group sa Facebook. Diyan sa baba, makikita nyo yung link ng ating group. Doon lahat, doon sa mga nagsisimula, itong group na to ay para sa inyo mga kadikals. Ginawa ko to, nabuo to dahil sa mga kadikals natin na nagsuggest na gumawa tayo ng group. Ang kapalit noon, lahat ng files na mayroon ako, ini-upload ko doon at marami din na nag-share na member natin ng mga kadikal. So nakakatuwa at talagang tutulungan natin yung mga gusto magsimula, lalo na sa panahon ng pandemya ngayon. So, yun sir, sana nakapasok ko na sa group na ating ginawa. Medyo dumadami na tayo doon at lahat ng meron ako, i-share ko sa inyo lahat ng aking natutunan. So, shoutout sa iyo, Sir Jimboy. Next, number 2. Mula, shoutout sa iyo, Sir Jerome Castissimo. Sana tama. Ang tanong ni Sir, Boss, kung yung pag-print nyo po na may sobra at pa-rectangle, pag ikakabit yung sa motor, mano-mano na pag-cutout. Yes, sir. Mano-mano po tayo kadikal sa pagkakabit. So, actually, napaghandaan ko itong tanong na to. Mayroon tayo dito ipapakita. So, ito yung nakakatuwa. Ayan. So, di ba yan? Nakapaksa yan. Ito naman kasi, sa layout ko lang mga kadikals, pansin nyo, itong mga itim na to, ito yung mga palabis ko na sinasabi ko sa inyo na huwag nyong gagalawin yung design kasi yung design na yan nakatama na talaga dun sa clearing. So maglalagay ka lang ng allowance, hindi yung background lang na yung sinasabi ko sa likod, ito yung itim.
Itim lang ang gagalawin mo, i-expand mo yung taas at yung haba, pero yung design, walang magagalaw. So, yun yung tricks in tips natin, tips and tricks, ha? So, meron din akong clearance dito. Nagandaan ko ito eh. Dahil mahal na mahal ko kayo mga legals. So, diba? Alam. Ito kasi yung actual yan mga legals. Kaya yung sinasabi ko sobra, dito nyo makikita. Ayan. Sana nakikita nyo. Ayan. Oh. Madali lang ang pagkabit nito mga legals. Ang gawin nyo, ganunin nyo muna. Yan, gusutin nyo na. Hindi magugusot yan. Ngayon, oh, yan. Alam nyo na kung, oh, ito yung pasobra natin na sinasabi ko. Sana gets nyo yung gusto kong sabihin. Magpapasobra kayo, pero hindi nyo gagalawin yung pinaka-design para walang mababago, walang mapuputol once na magmanumano kayo. Kasi ito talaga mga kalikas is manumano ko ito kinakat dito. Kailangan naman dito pag manumano, hindi kakatal. Maganda ka mag-cut kasi kung pangit ka mag-cut, magre-reklamo si customer kasi nga pag masyadong mabigat ang kamay mo, tatalab talaga dito sa clearance nila, lalo na kung ang clearance ay napakabago ng motor. Sus Mario Josep, doon ako talaga ingat na ingat. Kaya ang tips ko doon, gamitan nyo ng Japan na talim na cutter in T, gawang Japan yon. So bikin naman. So yun ang ginagamit natin mga kadigal. So tapos na tayo doon sa tanong ni Sir Jerome. Next. Mula kay Kadigals DG Carlo Rocamora. Shout out sa iyo sir. So ang tanong ni Sir ay, anong super gamit mo pang layout sa decals? So ang super pong layout ko, walang iba kundi si Corel Draw X5. So pwede pong X3, X4, X5, kung ano-anong version pwedeng gamitin. Kaso nga lang, mayroon kasi tayo mga files na mas mataas ang version. Pag ang version mo mas baba, hindi mo siya ma-open. So ito lang yung tips ko para sa mga mababang version. Mag-download muna kayo ng trials ng pinakamataas na version. Ngayon, lahat ng files na makikita nyo na hindi nyo ma-open, i-convert nyo sa kung anong file. Kung anong version ang ginagamit nyo, halimbawa 15, i-convert nyo lahat yung anong files na makukuha nyo sa aming group, sa ating group, then magagamit nyo na yon forever. Sana all may forever. So next, shout out sa iyo Sir Ferdinand Laborte. Boss, baguhan lang po ako dito sa probinsya, gumawa nang ganyang, paano ba sumali sa GC niyo? So paano sumali sir? Napakadali lang po ng mga question doon. Lalo na yung number one. Pasok na pasok kayo. Ang kailangan lang po, nakasubscribe ka dito mismo sa ating bahay. Sa YouTube channel natin mga kadikals. Then, yung pangalawang tanong, kung willing ka ba mag-share. Yung pangatlo, yung mga... Basta napakadali ng tanong, sagutan nyo lang yon. Accept na accept kayo sa ating grupo. Bakit ito sa'yo sir, itong aming grupo na to kasi ikaw ay nagsisimula pa lang sa probinsya nyo. Pumasok ka doon sa group, marami kang makukuhang free na files mula sa akin, mula sa mga miyembro na kasali doon sa group. Sir, pasok na pasok ka doon, sumali ka at marami kang matututunan pa doon lagi. So open ako sa mga tanong nyo. Basta, di lang nga tayo busy mga legal. So, next. Shout out kay Sir Liu Gaming. So, sana tama ang basa ko. May pagka-Bisaya version ako mga legal. So, pero hindi ako Bisaya. Bicolano ako. Solid to. Yun. So, ang sabi ni Sir, maraming salamat sa pag-share idol. Anong sticker gamit mo, Sir? So, number one sa listahan ko, kadikals, is nasa likod ko. 3M na naman. BK naman. So, 3M, Abire, Expel, Bertac, Mactac. At gumagamit din ako ng ibang brand, pero hindi ko talaga malimit gamitin. Meron lang akong pinagagamitan. So, hindi ko nasasabihin. Pero yun lang yung aking pinagagamitan doon.
So next na tanong, sir, paano po kayo nagsusukat ng decals para pag ipiprint na? Gusto ko rin po sana mag-start mag-business dito sa area namin. So yun, napakaganda ng tanong at napakaganda ng plano mo, sir, ng business na papasukin mo. So nandito ako para gabayan ng mga katulad yung magsisimula pa lamang sa ganitong larangan ng negosyo. So, ang tanong niya, paano pagsusukat? So, pahingi ako ng medida. Pastor, kung gusto mong isang yung medida para kita nilang wait lang mga regals ah. So, talaga napakaganda itong naisip ng aking director para gawin itong ganitong vlog. So, ang tanong ni Sir is, paano po kayo nagsusukat? So, nagsusukat ako, Sir, is ganito. Kukunin ko muna yung pinakang-actual niya. So, pag may use 40, is ang actual niya is 32 inches. Lagi akong inches mga kadigals pag nagagawa. Tapos, 8 inches naman yung lapad. So, 32 yung haba, 8 inches ang lapad. Yun muna yung gawin mong sukat na actual. Then, pag mag-layout kayo mga kadigals, pwede nitong gamitan ng papel, din ititres nyo. Pwede nyo naman picturean. I-vector nyo to. Kahit hindi ganun kagandahan pagka-vector. Ang purpose lang ng mga kadikals. Kaya ako sinasabi, kailangan nyo muna i-vector to. Para once na ilalapat nyo yung design, makikita ni client, pag pinakita nyo kasi yung design na nakalapat sa motor nyo, makikita nyo yung magkakaroon siya ng mabibisualize niya yung mangyayari, ma-imagine niya yung mangyayari doon sa kanyang motor. So, wala na masyadong paliwanagan, wala na masyadong usapan. Ang pag-uusapan nyo lang is yung bayad. Kung mayroon kang sample lang na may papakita. Pero kung wala na sample, yun lang. Marami kayong pag-uusapan. So, tapos, pag ipiprint mo na pahabo lang para doon sa ano, maglalagay kayo ng allowance sa magkabilang tabi ng thick 1 inches. So, bale, yung 8 inches natin magiging 10. Yung 32 natin is magiging 34. Pero, hindi nyo gagalawin yung sinasabi ko ito kanina, huwag mong gagalawin yung pinaka-design, yung background lamang ang gagalawin nyo. So, gets, out. Next. Yung, ito talaga to. Solid talaga natin to ng kadigals. Shout out sa iyo, Sir GM Luison Morta. So, from Mindanao si Sir. Mula nang nagbibinar ako, nandun talaga siya hanggang sa natapos. Saludo ako sa iyo, Sir. Sir Michael, naka-drain ba yung tanke ng gasolinahan? Gasolina. Ano po technique dyan? Baka sumabog. Yun. So, hindi po siya naka-drain. May gasolina po siya. So, ang gagawin nyo lang doon is huwag nyong ibababad yung heat gun. Kasi yung heat gun, may lumalabas na parang apoy doon. Baka lumabog. So, ang ginagawa ko doon, simple lang. Paiinitin mo lang ng konti. Pag kuminitin konti yun, lalambot ang sticker. Sa kanya agad susunod. Tapos, ikat nyo agad yung tabi. Madali naman, pasunurin nyo sa tanke. So, huwag kayo matakot. Huwag nyo lang ibabad yung ating blower. Yun, so so yun lang, sir. Sana nasagot ko ha, sir. Sorry dyan. So next, shout out sa iyo, Sir Anthony Mendoza. Ang tanong ni sir is, kuya, saan pwede makabili ng mga ganyang stickers? Salamat. So yun, so binibigay ko yung mga contact na yan doon sa group o sa group chat na ginawa ko, yung mga pangalan ng supplier, contact number, kasi ako mga decals, meron akong nabibilan sa Batangas ng Abire. So ang 2x4 niya is 200. Yun. So hindi ko lang alam kasi mga decals pag sa Manila kung saan ang office nila, pero sa Batangas meron nabibilan. Ang Vertac naman ay nakikipag-transaction ako sa through text lang, tapos pinapadala namin sa bus.
Kaso ngayon panahon ng pandemic, wala tayong baso, yun lang ang nagiging problema ko. So yun lang mga Digals. So kung gusto mo Sir Anthony, sali ka sa group. Bibigay ko yung mga contact number doon para sa mga supplier ng sticker natin. So yun po, maraming salamat Sir Anthony. So next. Mula kay Chef Primo. Sir, good PM. Ask ko lang kung paano kung may nagpapa-pull sticker ng motor sa'yo. May large printer ka ba na sarili or ipinapaprint mo pa sa labas? Sana masagot mo ang tanong kong ito. Thanks po. So, sir, maraming salamat sa sa iyong tanong. At talagang yan din po ang tanong ng marami. Bakit daw ako may mga ano nang nakikita nila na nakakabit ng printable sticker pero wala naman sila nakikita ang large format kundi ito lang, cutter platter. So ito, payo ko lang sa mga magsisimula pa lang, huwag kayong magmadaling bumili ng makina, lalo na kung kayo wala pang datong, di ba? So try nyo itong ginagawa ko, nakikipagtaya pa ako sa mayroong large format, then sa kanya lahat ng printing, aking materyales. So, yun. So, para lang ano kayo, wag nyo agad bumili ng mga converter ngayon na maliit lang. Kasi hindi ano yun eh. So, makipag-tie-up lang kayo sa may mga large format. Kasi yun yung ginagawa ko ngayon na ako eh may sariling shop na. So, yun lang. Pinapasa ko lang lahat ng printing ko. Pero yung cutout dito sa atin, then, aking lahat ng materyales, pag-laminate, sticker, print lang talaga sa kanya mga Digals. So, gawin nyo rin yon, napaka-effective at wala kayong isipin sa maintenance ng ating makina kasi hindi biro ang maintenance niya. So, next. Mula kay Kadikals, Roland Gadus. Shout out sa iyo, sir. Roland Gadus. Ang tanong ni sir is, ano po GC nyo, sir, para matuto din po ako sa mga skills nyo po. Thanks, God bless. So, yun, sir. Tungkol sa GC natin at sa group na ginawa ko, makikita nyo dito sa baba, ilalagay natin yung link ng ating group para makasali kayo. Kasi pasok po kayo doon sa group agad kasi kayo nakapag-subscribe agad sa ating YouTube channel. At maganda din po doon, Kadikals, makakakuha ka ng mga files na libre. So marami din ang nag-share dun mga Kadikals. So yun po, ibibigay ko na yung link sa baba. Makikiklik na lang, nipunta na lang kayo dun sa group. Pakisagot na lang ng tanong para ma-approve agad kayo ng ating admin. So next. Mula, shout out sa'yo. Kadikals Soundtrip Jam Digital Printing. Sir Michael, kaya ba niya ikat o i-register yung print na galing sa tarpaulin? So siguro itong tanong nito ni sir is para sa sign master. Kaya sir, pag sign master kasi kailangan pag naggumawa ka ng contour dun sa sign master, isisave mo siya yung contour na ginawa nyo kasi once na nakapag-print na kayo sa large format, then ibinalik nyo doon, saka parang kayo gagawa uli, hindi na magpapanama yung contour natin. So kailangan kung ano yung ginawa mo bago i-print, nakasave yun para pagkatapos i-print sa large format, pagbalik nyo, yun pa rin yung magiging basihan nyo doon sa pagpapatama doon sa pattern ng ating sandmaster. So, yun lang, para di kayo mahirapan magpatama. Huwag nyo lang, need nyo lang i-save yung inyong contour cut. So, next. Mula kay Kadikal, it's Medellin. Kuya, saan po makakabili ng sandmaster? Free po ba yun? So, ang sandmaster kasi ma'am, so, pansin nyo, ito yung una kong bili. Same brand, same model. Pero itong una nang binili is walang kasamang sandmaster. Then bumili uli kami nitong 2019. Halos same year din namin binili, month lang pinagkaiba. Yung bago namin is mayroon ng kasamang sandmaster. So yun yung kagandahan ngayon.
doon sa mga bibili ng MK630 na Kuye Cutter Platter. May kasama na pong Sign Master ang Kuye MK630. So, pre po yun ma'am pag bumili kayo ng cutter platter. So, okay na. Tapos na tayo sa mga tanong natin. Shout out kay Sir John. So next, shout out kay Sir John Bangoy. Alam ko from Mindanao din siya. So solid kadekals natin yan sa bawat webinar natin. Nandiyan talaga si Sir. Shout out kay Sir John Bangoy. So shout out sa lahat ng kadekals na patuloy na sumusuporta sa atin at nakapag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa suporta. So malapit na tayo dun sa miles na kailangan natin mga regals. Pero maraming salamat po talaga sa lahat ng inyong suporta. Itong vlog nga pala natin mga yung mga regals is all about stickers lang to mga regals ha. Walang halong sa t-shirt printing, sa ibang usapan ng sa printing. So itong lahat ng ito, sinagot kong tanong is pang-abot lang sa sticker decals mga kadecals. So yun mga kadecals, follow nyo din ako sa Instagram, hindi pala yung aking shop Graphico Decals yung printing shop, at follow nyo rin ako sa Facebook Michael Moscoso. Tapos punta na lang kayo doon sa ating kadecals community. So nabuo yung kadecals community dahil sa inyo mga kadecals. So, lahat ng link, ilalagay natin sa baba para click nila lang yun ang click. Mas madali nyo mapuntahan yung mga dapat nyo puntahan. At baka sakali makatulong sa inyo yung community na buo natin. So, sana meron kayo natutunan sa ating Q&A ngayon. So, yun lang mga kadikals. Huwag nyong kalimutang i-like, like, comment, and share sa ating mga vlogs na ina-upload mga kadigals. Maraming salamat sa suporta. God bless mga kadigals at stay safe. Kung wala namang gagawin sa labas, mas piliin nila natin sa bahay. Panoorin nyo na lang ang aking mga vlog para sakaling makatulong ako sa inyong pagsisimula sa printing business. So yun lang mga kadigals, maraming salamat at good night everyone. Bye-bye.